Ito ang mga kailangang requirements para sa pag-renew ng inyong car registration. First step, kukuha tayo ng Certificate of Emission. Dito ako magpapa-emission testing sa labas ng LTO dahil mas konti ang tao at mas mura dito. Wala pang 5 minutes tapos na agad ako magpa-emission. Next is, pupunta tayo sa Cebuana Luwalier para kumuha ng CTPL Insurance. I suggest dito na lang din kayo kumuha dahil mas mura dito compared to sa loob ng LTO. Just make sure to bring a copy of your ORCR pag kukuha kayo ng CTPL Insurance. Pagdating sa LTO, ibigay nyo lang yung mga requirements at bibigyan nila kayo ng MVIR form. Pagtapos nun, pipila kayo for your vehicle inspection. Siguraduhin na maayos ang condition ng sasakyan nyo. Chine-check nila dito kung gumagana yung mga ilaw, wiper, at busina ng mga sasakyan natin. Pagkatapos ng vehicle inspection, proceed na tayo sa last step, which is encoding at payment. Dahil medium ang sasakyan ko, 3,610 ang kailangan nating bayaran. After ng payment, naghintay lang ako ng ilang minuto para sa release ng ating bagong registration. So, wala lang kadali mag-renew ng registration. Almost 30 minutes lang yung tinagal ng pag-renew ko dito sa may LTO Novaliches. Yun, ganun lang kadali. Ang requirements lang, Certificate of Emission at CDPL Insurance. And ipapresent mo lang dito sa loob ng LTO, okay na. Pag marami kayong time, pwede niyang unti-untiin mo yung requirements, huwag muna sa isang araw. Yun yung nagpapatagal sa pagpa-renew ng registration, yung pipila ka pa sa emission at saka sa pagkuha ng CTPL sa loob mismo ng LTO. And dahil pa naman laging tao dun. Kaya ginagawa ko lagi, day before magpunta ako sa LTO, kumukuha na ako ng emission at CTPL. Ito pala yung total ng nagastos ko.